Magkahalong pananabikat ka ba ang naramdaman ni Terry nang tuluyang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport? Kung ilang beses na pinag-isipan ito bago siya nagpasyang bumalik sa Pilipinas para lamang sabihin kay Cain na nakahanda na siyang tanggapin ang kasal na inaalok nito. Sinadya niyang huwag tawagan ang lalaki upang ipaalam na darating siya dahil gusto niya itong sorpresahin. Bago umalis ng New York ay pinagbilid niya sa ina na sakaling tumawag doon si Cain, huwag sasabihin kasalukuyan na siyang pabalik sa Pilipinas. Wala rin siyang pinagsabihan sa Shenda Guerrero na darating siya upang huwag makarating sa kaalaman ni Cain. Dahil walang sundo ay tumawag na lamang siya sa airport taxi service at nagpahatid sa Shenda. Papasok na sila sa Nueva Ecija na magpagpasyahan niya dumiretso na muna sa Shenda Rosalina. Hindi na siya makapaghintay na makitang muli si Cain. Habang papalapit ay paulit-ulit niyang nire-revisa sa isip pa mga sasabihin dito kung paano niya ipapaliwanag dito ang dahilan ng pagbabalikbayan niya. Sasabihin ba niya kagad na itong dahilan ng biglaan niyang pag-uwi sa Shenda Guerrero o magsisinungaling siya? Hanggang sa pumasok ng taxi sa lupain ng mga Montero ay hindi pa rin niya mapagpasyahan kung which is which. Nakita niyang nangingiti ang matandang driver na paminsan-minsan sumusulyap sa rearview mirror dahil kanina pa kibot ng kibot ang mga labi niya. Nahawa siya sa matanda at napangiti na rin. Nagpa siyang ibaling ang atensyon sa mga tanawing na daraanan. Nang mapagmasdan ng mga tubong malapit ng anihin ay higit niyang naramdamang nakabalik na nga siya sa bayang sinilangan. Ilang paglikupat na tanaw na niya ang bahay Shenda na higit niyang paghinga na makitang bukod sa bagong pintura yon ay wala nang iba pang nagbago. Ganon pa rin yun sa dati. Ngunit nang malapit na napansin niyang tila maraming tao, may ilang sasakyan ding nakaparada sa bakanting espasyo sa gilid ng bahay Shenda. Biglay lalong tumindi ang kabang kanyang nararamdaman. May masama bang nangyari kaya maraming tao sa bahay Shenda? Ibig na niyang mag-isip ng kung ano pero nang makitang dalawang lalaking may daladalang mga bandiritas ay nakahinga siya. Tila isang kasiyahan ang ipinagdiriwang doon at hindi kamatayan ng kung sino. Napangiti siya nang maisip na baka siyang sosorpresahin ni Cain. Baka'y tinawag na ng kanyang mama na darating siya kaya pinaghahandaan nito. Pero bakit dito tindi sa Shenda Guerrero? Nahulaan na rin ba ng lalaki na dito siya unang tutuloy? Kung totoo ang mga iniisip niya, mananagot sa kanya si Andrea. Nagpabagal ang driver nang kasalukuyan na silang pumapasok sa driveway. At nang gustong paghinto ng sasakyan ay nakita niyang palabas ng balkonahe si Will. Matapos sabihin sa driver na maghintay doon ay agad na siyang bumaba at tinawag ang lalaki. Will! Nang makilala siya kagad siya nitong nilapitan. Tuwang-tuwang niyakap niya ito. Terry, what a surprise! Bulalas nito. Kailan ka pa dumating? Nagsalubong ang magagandang kilay niya. Ngayon lang, dito na ako kagad dumiretso. Natigilan siya. You mean hindi mo alam na darating ako? Yeah, bakit alam ba ni Cain na darating ka? Nalilito siyang napailing. No, he's not expecting me. Pero bakit parang may handaan? Inakala ko tuloy na alam niyong darating ako at gusto niyo akong sorpresahin. Nakita niya ng mangunot ang noon ni Will. Pagkatapos si bigla itong naging seryoso. You mean hindi nabanggit sa'yo ni Cain? Nabanggit ang ano, Will, bakit hindi mo pa sabihin sa akin kung ano yun? And where is Cain by the way? Nasa loob siya, Terry, kasama si Salome. Salome? Sino Salome? Tanong yung ibig ng kabahan. Sa paudlot-udlot nito ng impormasyong binibigay ni Will ay parang ayaw siya nitong biglain. Napabuntong hininga si Will bago may simpatyang tumitig sa kanya. Si Salome ang babaeng pakakasalan ni Cain, Terry. Ikakasal ng asawa mo. Maang na napatitig siya sa lalaki, parang bombang sumabog sa pandinig niya. Ang sinabi nito at bigla siyang namanhid. Ilang sandali siyang hindi nakakilos. Nanginig ang mga tuhod niya at kung hindi siya naalalay ni Will, ay baka tuluyang siyang bumigay. I didn't know she's getting married. Ani ang masasarili sinasabi yun. Wala siyang binanggit sa akin nung huli siyang bumisita sa New York. And that was barely 3 months ago. Hindi niya napigil ang mga luhang agad na nagunahan sa kanya mga pisngi at nakita niyang naawang tumitig sa kanya si Will. Hindi ko alam na hindi niya sa'yo sinabi, paliwanag nito. Had I known it, ako na sanang nagpaalam sa'yo. Hinamid niyang sarili just to save her pride. Tama nang makita siya ni Will na umiiyak
Aman lumupa siya sa harapan nito, hindi na niya makakayanan. Nasa loob si Cain, sasamahan na kita, alok nito. Ngunit tinanggihan niya ang panyaya ng lalaki. At matapos sabihin natutuwa siya sa muli nilang pagkikita, ay nagpaalam na siya at mabilis nang bumalik sa taxi na naghihintay sa kanya. Nagpahatid siya sa Hacienda Guerrero na masamang masama ang loob. Sinisisi niya ang sarili kung bakit tumawi pa gayong hindi na siya kailangan ni Cain sa buhay nito. Naku, Terry! Bakit naman hindi mo malang kami pinagsabihan na darating ka pala? Naluluha sa tuwang sabi ni Loleng nang bumaba siya mula sa taxi. Gusto man niyang matuwa, hindi niya magawa dahil nagdurugong puso niya ng mga sandaling iyon. Tipid ang ngiting sinukli niya sa matandang katiwala. Gusto ko na pumunang sana magpahinga, Manang Loleng. Mamaya na lang ho tayo magkwentuhan. Ma-jetlag pa ho ako eh, sabi niya. O sige iha, kami na ni Mang Ambu mong bahala sa mga bagahe mo. Ipagluluto rin kita ng masarap na hapunan. Kayo ho ang bahala. Pakainin niyo na muna ang driver ng taxi bago niyo paalisin. Oo, ako nang bahala. Magpahinga ka na ha. Salamat, Manang Loleng. Papanik siya sa hagdan na narinig pa niyang tinawag na matandang babae ang asawa para buhatin ang kanyang mga bagahe. Pagkatapos noon ay naghari ng katahimikan sa buong kabahayan. Pagpasok sa kanyang kwarto ay hindi na niya pinag-aksayan pang alaming kung may nabago doon at agad na niya sinubsob ang sarili sa kama. Doon ay pinakawalan niyang lahat ng galit at disappointments niya kay Cain. Nagbalik siya pero huli na. Pakakasal na muli si Cain ang this time, hindi sa kanya. Paano niya tatanggapin yun? Iniwan niyang kanyang trabaho sa Manhattan para lamang makasama to. Yun pala'y wala na siyang babalikan at ang masakit kung kailan natutunan na niyang mahalin ang lalaki ay sakapa ito nawala sa kanya. No, hindi niya alam kung ano gaano katagal na siya ganun sa posisyon na nakasubsob sa kama at umiiyak nang marinig ang katok sa pinto. Ayoko may storbo, Manang Loleng, sigaw niya. Nang mawala ang katok ay muli niyang sinubsob ang mukha sa unan. Inakala niyang naunawaan na kawaksi ang kanyang sinabi, ngunit nang bumukas ang pinto at marinig ang pamilyar na tinig ng isang lalaki, ay napabalikwa siya. And there was Cain, gaya ng inaasahan niya. Nakatayo ito sa paanan ng kama, guwapong-guwapo sa suot na polong, bukas sa harapan. Kung ano man yung damdaming nababakas niya sa mga mata nito, ng mga oras na yun ay hindi niya mabigyan kahulugan. Ang alam lamang niya ay nakatitig ito sa mukha niyang tigmak sa luha. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong niya at pinunasan ng likod ng palad ang luhang nagpabasa sa kanyang mga pisngi. Hindi ba't dapat ako magtanong niyan sa'yo? Formal na sagot nito. At anong gusto mong malaman na bumalik ako sa Pilipinas nang dahil sa'yo? Sarkastiko niyang sabi. Lumigit sa kama si Cain at sa isang iglap ay nahawakan siya sa braso. Are you pregnant? Tanong ito sa nagtatagis ng mga bagang. Totoong nagulat siya sa tanong nitong iyon, ngunit ang makabawi sa pagkabilay, pumiksi siya mula sa pagkakahawak nito. Thank God I'm not pregnant dahil kung buntis ako'y mawawalan pala ng amang anak ko. Then why did you come back, Terry? Ani mo ulang liyo ng tinig nito nang muling magtanong. Kung magsasabi siya ng totoo, tsak na pagtatawanan siya nito kaya ninabuti niya magsinungaling. Sawa na ako sa buhay ko sa Amerika. Gusto ko muna magbakasyon. Liar, bulalas ni Cain. At anong gusto mong sabihin ko? Na nagbalik ako para sa'yo, ganun ba? Look, Cain, hindi ko kailan na pag-aaksaya ng panahon ang isang lalaking walang palabra de honor. Nakita niya na magtagis na muli ang mga bagang nito. Matalim ang mga titig nito sa kanya na parabang ang sinabi niya isang malaking kasalanan. We have to talk. Miyami sabi nito, ngunit marahan siya umiling. Umalis ka na, Cain. Wala na tayong dapat pag-usapan. Ikakasal ka na kay Salumi. To hell with it. Sabi mo sa akin akong dahilan ng pagbabalik mo at hindi ko itutuloy ang kasal. Gusto niyang paniwalaan ang sinabi nito but she couldn't. Are you crazy, Cain? Matapos mong paasahin yung tao, basta mo nilang tatalikuran? I don't love her, Terry. At ako'y mahal mo, ganun ba? Come on, that's a bullshit in the first place. Hindi ka magpapakasal sa babae yun kung hindi mo siya mahal. Napilitan lang akong pakasalan si Salome dahil nagdadalang tao siya. Tila desperadong pahayag nito. Oh my God! Bulalos na sa sarili. Hindi ba't alam ni Cain na lalo lamang siya nitong sinaktan sa kaalamang iyon? Umalis ka na, Cain. Kung ganyang buntis na pala si Salome, ay lalong wala na tayong dapat pag-usapan. Leave me alone and don't come back. Now please, gusto ko na magpahinga. Alright, you take a rest. Pero hindi pa itong huli nating pagkikita. Mag-uusap pa tayo. Nang makalabas ito'y muling napahagulhol si Terry. Ngayon niya na-realize na nagkamali siya sa naging desisyong ipawalang bisang kasal nila noon. Pero hindi niya akalaing hahantungan lahat sa ganito.
Hindi niya akalaing darating ang panahong iibig siya sa kanyang dating asawa. Kinagabihan ay bisita ni Terry si Will sa Hacienda Guerrero. Nang marahil ay mapansin mahinahanap ang kanyang mga matay, ipinaalam ng lalaking hindi nito kasama si Cain dahil inihatid nito si Salome sa kabilang bayan. Hindi siyang hinahanap ko Will, depensa niya sa sarili ngunit tinawanan lamang siya nito. Nagpabuntong hindi na siya, alam niya hindi siya maaaring magsinungaling pero walang mawawala kung susubukan niyang papaniwalain ito. Bakit ngayon ka lang dumating Terry? Matagal ka nang hinihintay ni Cain. Walang dahilan para bumalik ako dito noon Will. Aniya ngunit nang ma-realize ang kahulugan ng sinabi ay napabuntong hindi na siya. At ngayon ay meron na, ganun ba? Si Cain, pananaklab nito. Nakibit siya ng mga balik at bago malungkot na ibinalik sa malayong paningin. Kung may tinatanaw ngunit ang totoo'y wala naman. Do you love Cain, Terry? Maya may tanong sa kanya ni Will. Ayoko ng dagdagan ng sakit na nararamdaman ko, Will. Amin niya sa hindi direktang paraan. Hindi mahal ni Cain si Salome. Napilitan siya pakasalan ng babae dahil buntis ito. But you know what? May palagay ako nagsisinungaling ng babaeng yun. Maaring buntis nga siya pero duda kung si Cain ng ama nun. Paano mo naman nasabi yan? Kilala mo ba si Salome? Hindi, kaya nga nagpapaimbestiga ako nang hindi mo nalalaman ni Cain. Wala akong tiwala sa babaeng yun. Bakit hindi na lang natin sila pabayaan, Will? Paano kung nagsasabi naman ang totoo si Salome? I don't know. All I know is hindi ka dapat magpatalo sa kanya. Ano kung naitakda ng kanilang kasal? Maaari mo pang agawin si Cain. I wouldn't do that, Will. Aniyang nagugulat sa mga sinasabi ng lalaki. I can't. Hindi ko magagawang agawan ng isang amang batang pinagbubuntis ni Salome. Yes, you can, Terry. Dahil kapag mahal mo isang tao, ipaglalaban mo siya. Bukas kapag nakapagpahinga ka na ng lubusan ay pumasyal ka sa kabilang asyenda. Simula ng gapasan ng tubo. Isa pa, bukas ay natitiyak kong darating na naman si Salome. Hindi ko alam, Will. Please, Terry, nakikiusap ako. Gawin mo yun alang-alang sa sarili mo. Kayo ni Cain ang bagay sa isa't isa't hindi ba't yun ang kagustuhan ng iyong mga abuela? Kung kami ang para sa isa't isa, hindi na sana kami nagkahiwalay ni Cain, Will. Pero ninais ng Diyos na magkahiwalay kamit ngayon nang magbalik ako'y siya naman ang hindi pwede. Dahil iniisip mong hindi na kayong para sa isa't isa ni Cain. Muling pumatlang ang mahabang katahimikan. Kung talagang mahal mo si Cain, ay paglalaban mo siya, Terry. Ipaglalaban mong pag-ibig mo. Nakaalis na si Will para pa rin niyang naririnig ang huling mga katagang binitawan nito at naitanong niya sa sarili, dapat nga bang ipaglaban ang pag-ibig niyang hindi niya tiyak kung may katugon? Humugot siya na isang malalim na buntong hininga bago nagpa siyang magpahinga na. She needed some rest, baka sakaling bukas kapag maayos ng kanyang pakiramdam ay makapag-isip na rin siya ng mabuting solusyon sa kinakaharap na problema. Bago pumunik sa kwarto ay nagtungo siya sa kusina para magtimpla ng gatas. Makakatulong yun upang baka sakali makatulog siya ng mahimbing. Naabutan niya doon si Manang Loleng na nagliligpit ng mga kasangkapan, ngumiti ito pagkakita sa kanya. May kailangan ka ba sa akin, Iha? Tanong nito. O baka gusto mong ipagtimpla kita ng gatas bago ka matulog? Ngumiti siya at marahang tumango. Pinagmasdan niya ito sa pagsasali ng mainit na tubig mula sa termos hanggang sa pagkakanaw ng gatas, hindi niya naiwasan ng mapangiti. Nung bata pa siya ay ang kanyang Lola Mercedes ang kadalasang gumagawa nun. Para sa kanya, naging ritual na nitong painumin siya ng gatas bago matulog sa gabi. Ilang sandali pa't nilalapag na ni Manang Loleng ang baso ng mainit na gatas sa kanyang harapan. Iminusyon niyang maupo ito sa kaibayan niya na kagad naman itong ginawa. At tila yun lamang ang hinihintay na makaupo ay nagpasalamat ito sa mga pasalubong na dala niya para dito't sa asawa nito. Huwag niyong alalahanin yun, Manang Loleng. Kulang pa nga yung pasasalamat sa pag-aalaga niyo dito sa bahay asyenda. Ginagawa lang namin ang aming tungkulin, Iha. Pumatlang ang sandaling katahimikan. Tinuon ni Terry ang pansin sa gatas habang pinapalamig yun. Alam mo na bang ikakasal na si Cain? Maya-may tanong nito sa tanong na tila nananantya. Marahang tangon-tangi niyang tinugon. Sayang, sayang na sayang. Kung marahil hindi maagang kinuha ng Diyos ang senyora, baka ngayon nag-aalaga na ako ng mga anak ninyo ni Cain. Hindi mangyayari yun, Manang Loleng. Aniyang malakas lamang ng konti sa bulong, ngunit sapat na para marinig nito. Nabuhay naman ang abuelita, hindi na malayong nauwi din lamang ang lahat sa ganito. Nang magangat siya na mukhang nakita niyang gumuhit ang pagtataka sa anyo ng matandang babae. Ngunit na natiling tikom ang bibig nito.
Marahil ay nakahiya ang ungkati ng isang bagay na may kinalaman sa kanyang personal na buhay. Naging napakabuti ni Cain sa amin. Sabi na lamang nito makaraang magkibit ng mga balikat. Yes, Cain had been kind, but not kind enough to inform her that he was getting married. Pagkatapos ng namagitan sa kanila, pagkatapos ng tanggihan ng alok nitong kasal ay hindi pa rin makatarong yung inilihim nitong planang muling pag-aasawa sa iba. They had been good friends for goodness sake, at kahit yun man lamang ay sinaalang-alang nito. Maiiwan na muna kita iha, at baka ako hinihintay na ng mga ambo mo. May kailangan ka pa ba sa akin? Untag sa kanya ni Manang Loleng. Napatingin siya sa suot na rinot nang makitang mag-aalas dyas na ng gabi ay marahang umiling. Magpahinga na ho kayo, Manang. Ako na pong bahala dito. Uubusin ko lang itong gatas at papanhik na ako. Nang makapanhik sa kanyang kwarto, nakita niyang nakalapag na sa ibabo ng kama ang pantulong na inihanda para sa kanya ni Manang Loleng. Dala ng nararamdamang pagod ay wala siyang inaksayang sandali. Tinubad niyang damit at mabilis na nag-shower. Upang madaling matuyo ang buhok ay ginamit niyang blower na nasa ibabaw ng tukador. Maalinsangan ang kanyang pakiramdam sa kabila ng labing na binubugan ng aircon, kaya maliban sa itim na andis ay wala na siyang sinuot pa. Nang mahiga sa kama, tinakpan lamang niya na manipis na kumot ang katawan para siyang dinuduyan sa mihinang humming na nagmumula sa air conditioning unit. Hanggang sa maramdaman niyang unti-unting namimigat ang talukap ng kanyang mga mata at ilang sandali pa tuluyan ng tinalo ng antok ang kanyang pakiramdam. Hindi niya alam kung gaano katagal na siyang naiidlip nang magising ang diwa sa marahang pagbubukas at muling pagsara ng pinto. She knew she was awake. Ngunit hindi niya magawang idilat ang mga mata, narinig niyang paglapit ng mga yabag. Ang sandaling paghinto ng tao sa gilid ng kama at ang muling itong paghakbang. Pagkatapos noon ay ilang sandaling katahimikan. Nang sumunod na sandaling, narinig niyang lagaslas ng tubig sa loob ng banyo. But still she was tired and sleepy, kaya inisip na marahil na panaginip lamang yun. Ilang sandali siyang muling nawala sa paligid ang kamalayan at nagising lamang ang diwa nang maramdaman ng marahang paghaplos ng daliri sa kanyang pisngi, tracing her nose, her eyelids, her lips. Kasunod na yung pagdampi ng mga labi sa mga labi niya. Nanatiling pikit ang kanyang mga mata, ngunit alam niya hindi na yun sa panaginip lamang, sapagkat nalalanghap niyang mainit at mabangong hiningang tila pamilyar sa kanya. Gayun din ang preskong amoy ng katawan nito. May patak ng tubig sa kanyang mukha ang tuluyan ng pagising sa kanya at hindi niya malaman kung ano magiging reaksyon nang makita ang mukha ni Cain na nakatunghay sa kanya. And he was about to kiss her. Cain, bahagyan na lamang nanulas ang pangalan nito sa mga labi niya. Terry, bulong nito na parabang nangangilangan pa ito ng iba yung lakas bago mabanggit ang kanyang pangalan. Nagtamang kanilang mga paningin at aanhin na lamang na malulad siya sa magkahalong damdamin nakikita niya sa mga mata nito. Hindi ito amoy alak, malinaw hindi lasing, ngunit bakit kay pungay ng mga mata nito? Sandali siyang pumikit, mariyan kay palay upang tiyakin sa sarili kung gising na ba siya o nananaginip lamang, ngunit ang imulat niyang mga matay, naroon pa rin tot nakatitig sa kanya. Before she could utter a word, ay tuloy na bumaba ang labi nito sa kanya. Mariyan ang halik na pinagkakaloob nito sa kanya, nag-aalab at pakaramdam niya'y nais nang higupin ang halik na yon ng buo niyang pagkatao. He kissed her as though he had never kissed a woman before. Na parabang wala ng bukas, na animoy hindi na ito magkakaroon ng pagkakataong muling mahagkan siya. Hindi niya alam kung gaano ang pananabik na nararamdaman ito para sa kanya. Ang alam niya lang, hindi masusukat ang paghahangad niya makapiling ito at maulit ang mga sandaling pinagsasaluhan nila noon sa apartment niya sa Manhattan. Damn you, umulit na gumanti siya sa halik at ipulupot ang mga braso sa leeg nito. He was hard and ready. She could feel it, hindi sapat ang manipis na kumot na pumapagitan sa kanila upang maitago nitong pagkabuhay ng pagkalalaki at upang hindi niya malamang wala ito isamang saplot sa katawan. She was on the brink of surrender and there was no turning back. Alam niya kung itutulak niya ito palayo sa kanya, siya ang unang-unang masasaktan at hindi maglilipat saglit ay hahabulin niya ito. Magmamakaawang muli siyang alipinin ng mga yakap at halik nito. Sa magkahalong pag-ibig at pananabik sa binatay, sinatabi niya na munang anumang inhibisyon. Inalis niya sa isip ang katuwiran ng mga sandaling iyon. Kinalimutan ang lahat upang bigyang layang sinisigaw ng kanyang damdamin. I love you, Cain. Bulong ng isip niya habang sa lalamunan ay naglalagos ang mahinang ungol, kasabay ng masuyong paghalik nito sa magkabilang dibdib niya.
Ang ekspertong mga kamay nitong humahaplos, pumipisil sa bawat mahawakan ay nagdudulot ng bulta-bultahing kuryenteng sumisigid hanggang sa kanyang kaibuturan. Para siyang lalagnatin sa matinding init na bumubuhay sa anyong pagnanasang muling maranasan kung paano mamatay at muling mabuhay sa mga bisig nito. "You are going to give yourself to me, sweetheart," bulong ito sa kanyang punong tenga. There was a hint of passion and longing in his voice. "Sweetheart," sa ikalawang pagkakataon na narinig niyang gumamit ito ng internet, ang uni noong gabing inangkin siya nito sa kanyang apartment sa Manhattan at ang pangalawa ngayon, nakatakda niyang muling ipagkalog ditong sarili. Marahan siyang tumangot muling nagpawala na isang mahabang ungol. Nang marahan itong kagatin ng dulo ng kanyang tenga at padaos-dusin ng animoy, nagbabagang mga labi nito sa kanyang leeg. "You are so damn beautiful, sweetheart," anito habang pinosisyon ng katawan sa pagitan ng kanyang manghita at nasa mga mata nitong katapatan na sinasabi. "Kain," naisabunit niya ang kamay sa buhok nito na unti-unti bumaba ang mukha nito at hagka ng kanyang tiyan pababa sa kanyang pusuan. "No," protesta niya ngunit na wala lamang yun na saysay. Wala siyang nagawa kundi mapapikit na marina dumako doon ang mga labi nito. She whimpered and bit her lower lip na kulang na lang ay magdugo. At hindi niya alam kung hanggang kailan niya mapipigil ang pagsambulat ng kung ano sa kanyang kaibuturan. Kung ang ginagawa nito isang paraan ng pagpaparusa, ano pa kaya kapag ginawad na nito ang pinal na hatol? "Kain, stop it! Stop it before I lose my mind!" Aniya sa nakikiusap na tono, hindi pa man natatapos ang sinasabi na padaing na siya. Iniliad niya ang katawan sa pagnanais na makalpas sa nakakaliyong sensasyong lumulukob sa kanya ng mga sandaling iyon. "Do you really want me to stop, sweetheart?" Anito na mag-angat ang mukha, nakaguit sa mga labi nito isang nanunuksungiti. At ewan niya kung pinaglalaroan lamang siya ng kanyang paningin, that same moment ay nabakas niya ang pagmamahal sa mga mata nito. But hell no, hindi niya dapat ipagkamali ang pagnanasa sa pagmamahal. They were two different things. "Do you want me to stop?" Ulit ito ngayon nagkapantay na niya. Pero paano siya makakapag-isip ng matino kung ang matigas na bagay na yun ay nagsusumiksika at naghahanap ng daan sa kanyang gitnang katawan? "Yes, I mean, no. Damn you, Kain." She was close to tears ngunit pilit niyang pinaglalabanan ang luhang nais sumungaw sa mga mata. "Yes, Terry." Anito sa nangangalit na mga ngipin at sa ilang sandali, sa hindi niya malamang dahilan ay nahalinhan ng galit ang tenderness na nababakas niya sa mukha nito. "Damn myself for wanting you so much that it hurts." Kasabay nun ay iginiit nito sa kanyang bagay na yon and without a moment's hesitation, he thrust through her. Nang magsimula ito sa marahas na galaw ay halos panlakihan siya ng mga mata at bago pa siya umabot sa sukdulan ay humiwalay yung katawan nito sa kanya. "Kain, what are you doing?" Nalalaki mga matang tanong niya nang nidapa siya nito at naramdaman ang bigat nitong dumugan sa kanya. Then he pulled her hips and entered her without warning. "God is treating me like a whore," sigaw ng isip niya ngunit hindi niya magawang sabihin dito. Napaluwa siya sa marahas na pagangkin sa kanya ng binata. Nasa bawat ulos ay ramdam niyang galit na kaakibat noon. There was no tenderness, no murmurings of sweet nothings. At sa minsang paglingon niya ay nakita niya ang lungkot at pait na humahalo sa pagnanasang malinaw na mababaka sa mukha nito. As if he was desperate, he made one powerful thrust and beat her shoulder. Ramdam niyang paninigas ng kalamnan nito na kasabay noon ay marating nitong sukdulan. Napasigaw siya sa sakit ngunit bagos na aluin ay anim na kakapasong bagay na binitawan siya nito't walang pakialam na bumaba ng kama. She could still hear him in full erection habang tila galit na sinusuot ang brief. How she wanted to throw herself into his arms and tell him how she felt, pero pinigil siya ng matalim na sulyap nito. Kain, tawag niya ng akmang lalabas na ito ng kwarto. Maybe it was time to tell him the truth na itong dahilan ng pagbabalik niya sa Pilipinas. Ngunit sa pagkadismaya niya, hindi man lamang siya nito pinansin. Napaigtad pa siya ng pabalibag nitong isara ang pinto sa likuran. Ilang minuto na nakalipas ay naroon pa rin siya titig na titig sa pintong nilabasan nito. Iniisip kung anong ginawa niya para magalit ito ng ganoon. Ngunit sa huli siya na rin ang sumagot sa sariling katanungan. Hindi siya nito mahal. Ginamit lang siya nito. At ngayon nga'y nagagalit ito dahil ang presensya niya ay maaaring lumikha ng kaguluhang makakaapekto sa nakatakda nitong pagpapakasal kay Salome. Sukat sa isipin yun ay tuluyan nang kumawala ang iniimpit niyang hagulhol. Dinaklot niyang kumot at tinakip sa hubad na katawan. Kung mahal mo siya, ipaglalaban mong pag-ibig mo, Terry. Naalala niya sinabi ni Will, pero paano niya gagawin yun kung ngayon pa lamang ay malinaw na ang kanyang pagkatalo? At dito na po nagtatapos ang ikapitong kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata.
Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.